Kikrimp na lang natin siya. Ayun, pinag-click na. So what's up mga ka-ballers? Tigil muna tayo sa bola ngayon at tayo gagawa ng LAN or Ethernet cable. So ano pa? Tara G! Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away, but I won't. So, yun nga guys, bago tayo magsimula sa paggawa ng Ethernet or LAN cable, meron tayong dalawang pattern na ginagamit. Yun ay yung DIA 568A, at yung DIA 568B, o tinatawag ko na lang siya A or B. So sa A, meron tayong patterns na white and green, white and orange, blue, white and blue, orange, white and brown, and brown. At doon naman sa B, meron tayong white and orange, orange, white and green, blue, white and blue, green, white and brown, and brown. So sa paggawa nito, meron tayong straight cable, tsaka meron din tayong crossover cable. So sa straight cable, straight through, ginagamit natin to if yung device natin is kunwari PC to router, PC to hub, while yung crossover naman is ginagamit natin siya kung sa same device lang siya, like PC to PC, hub to hub, router to router, yun lang. So yun guys, kumuha na ako ng ating UTP cable. At bago tayo magsimula, meron dalawang type ng cable, na yung isa is STP cable. Yung UTP cable is unshielded twisted pair cable, at yung isa naman yung shielded twisted pair cable. Ginagamit naman siya sa mga pang outdoor, yung mga i-coconnect mo ganun. May iba-iba ding types ng UTP cable. Nagaano siya sa category like Cat 3, Cat 5, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, at meron na din yata ngayon Cat 7. So yun guys, simula na tayo at kukuha na ako ng cable stripper at ito na yung UTP cable. Papalatag natin siya. Ganito lang gagawin niya. Ipapasok na lang siya dyan. Tapos, yan. Tapos, iikot niya lang. Yan. Tapos, bunutin niyo. Niya, tama na. Up. Yan. So, iyan na natin. Ayan. Ito kasi Cat 6A. And yung ganito, meron siyang plastic dyan sa gitna. So, alisin lang natin yan. Ayan. Pinuto na ba na? So, ang gagamitin natin na pattern para sa ano na to is yung DIA 568B, kasi yung most commonly ginagamit dito eh. So yan, magsisimula muna tayo sa straight through cable. Okay. So aanin ko lang, group ko lang siya. So white,
orange, tapos orange, tapos white kimono, and then blue, and then light blue, then green, tapos white brown and brown. Yan. So yan. Pabantay-pantayin nyo lang yan. And then pagpantay-pantay na siya, ayan, pantay-pantay na siya, yung white, orange, orange, tapos susunod sa kanya is yung white, green, and susunod sa kanya is yung blue. Ayan, medyo malabo kasi kamalaki kamay ko. At yan, susunod sa kanya yung blue, white, blue, tapos susunod yung green, white, brown, and brown. So puputulin na natin to. Papantay-pantay nyo lang yung putol, ah, kasi mahirap siya pag hindi pantay-pantay, hindi siya kakagat sa RJ45. So yeah. So, ito na din yung RJ45 na ating gagamitin. Tandaan nyo guys, pagka magkakabit tayo ng ganito, dapat makaginan yung RJ45. So, ayan. Mapasok ko na siya sa RJ45. So guys, men, ano, yeah, may ano din siya na ano na pwede mo siyang pupuway, ano, para nandun na siya talaga sa dulong-dulo, hindi mo din siya itulak, no? Okay, tapos yan, kikrimp na lang natin. Secure naman yung ating ano, di naman siya nahatak. Then dun sa nasa nabili ko na kit, which is lalagay ko na lang sa description yung ano, yung shop kung saan ako nakabili ng kit ko. Meron siyang kasamang housing, ano to, parang housing siya sa ano, RJ45, kumbaga parang maganda naman tingnan yung label yung pagkatapos nyo ayusin. So yan, gagawin ko naman yung sa kabila after nito, gagawin ko na sa kabila, and if I fast forward ko na lang ha. Yun guys, tapos na natin yung isa nating ano, sa kapila. So detest na natin siya gamit ang ating non-tester.
So, saksak muna natin. And yung isa din. So, bubuksan natin siya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, gumagana naman siya lahat. Yan. Yan na nito lang ako sa kulay kasi sa ilaw. So, yan. Gagawin naman natin yung crossover. So guys, yung sa kabila kasi ginawa ko na siya kanina. Ang pattern niya is yung TIA-568B. Tapos, ito sa kabila, ang gagawin ko na lang is yung TIA-568A. So, simulan na din ako. Don't nagtatapos ang